The mission. Vision. And core values. Of the JIL Church. The JIL mission. To bring all peoples to the kingdom of the living God. Regardless of race, status, belief, and religious affiliations, through the saving, healing, delivering, and transforming power of the Lord Jesus Christ. The JIL Vision, a glorious church evangelizing and discipling Filipinos and all the peoples of the world through teaching, preaching, and living out the full gospel of the Lord Jesus Christ. The JIL core values: passionate love for God, love and compassion for others, integrity, faithfulness, excellence. Jesus Christ, the Son of the living God. The Son of the living God is here.
Can we bow down our head and close our eyes? Yes, Panginoon, salamat, O Lord, sa patuloy mong presensya sa lugaring ito, Panginoon. Tunay nga na patuloy ka naming pupurihin, Panginoon, sa kabila ng sitwasyon ng aming buhay. Salamat, O Diyos, dahil patuloy kang nariyan lagi sa aming buhay, patuloy na nagre-remind kung gaano kakabuti sa aming buhay. Hallelujah. Yes, O God. Sa hapon na ito, Panginoon, hayaan mo na patuloy ka naming pupurihin, sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Hallelujah. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, the Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. Guiding me by your Holy Spirit.
sa oras na ito. Hayaan mo na ang Lord ang mangusap sa iyo. Hayaan mong pakinggan ang boses ng Lord na sinasabi sa iyo, anak, gagamitin kita. Bigay mo yung buhay mo para sa akin. Malamang nag-aalinlangan tayo kung ano yung kakayanan ng Diyos sa ating buhay. But you are here. Kaya nandito ka. Dahil pinili mo ang Diyos. Pinili mong purihin siya. Pinili mong sambahin siya sa lugaring ito. Amen. Kaya kapatid, patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Let us sing this song as our personal prayer sa Panginoon. Hallelujah. Yes, O God. Yes, O Lord. Yes, O Jesus. Thank you.
last clap of praise. Oh, for you deserve the highest praise. Hallelujah, hallelujah to the living God. Father, we worship you in spirit and in truth, Lord. We long to be in your presence, Lord. Maraming salamat po sa muli pong paghipo at pagbisita sa amin, Lord. As we worship you, Lord, we have felt, Lord, your glorious presence, Lord. We have felt, Lord, yung pag-ibig mo, yung pagsama mo sa amin pong pagpupuri, Lord. Maging sa oras na ito, kami po ay lumalapit, O Diyos. Humihingi po kami ng kapatawaran sa amin pong mga kasalanan. Alisin mo, O Lord, ang anumang pong kasamaan na meron sa aming puso. At alisin mo, O Diyos, kung anumang pong mga kasalanan na nagbablock sa amin pong mga pandinig, Lord God. Prepare our hearts to receive your word. Maging sa gagamitin mo, Panginoon, sa buhay ni Pastor Dino, that will be bringing, Lord, your word that brings healing, that brings encouragement. Matanggap po ng bawat isa, Panginoon, ang pagpapala na ito, Father. Hayaan mo, O Lord, the rest of the program hanggang sa amin pong closing prayer ay maranasan namin, O Diyos, yung dakilang presensya mo ngayong hapon na ito, Father. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang amin pong gawain ngayong hapon. We continue to give you back all the glory, all the honor and praises, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Praise the Lord. Maaari na po tayong maupo. Good afternoon. Dito pala yung aking apo sa likod. Anyway, salamat sa Lord. Tayo ay magkakasama. We are thankful that we are again together to worship the Lord in spirit and in truth. And here in Philippines, this Sunday, we will celebrate our Mother's Day. And so, anyway, ayaw ho lumayo sa akin eh. Yan ho ang isa sa miyembro ng aking fans club. Anyway, salamat sa Lord. Last Monday, ay meron tayong bagong member ng Mother's Club. Sapagkat na naipanganak ng maluwalhati ang baby ni Brother J. Mark and Sister Reina. At we welcome Sister Reina sa motherhood. At si J. Mark naman next month kasama na siya sa Father's Day celebration. Anyway, we are thankful ay nagkaroon ng rededication ng JIL Cornerstone na pending po dahil sa pandemic at saka sa budget na rin. Pero kahapon ay muling pinaigting ng Lord, muling binuhay ng Lord ang aming vision to be part of the JIL Cornerstone in Barintawa. Okay. And so we are thankful at katabi ko kahapon nagkwento si Pastor Ray Reyes ng Cubao, pastor natin sa Cubao, na nagpapasalamat. Sabi niya, Kuya, 12 years yung pinag-pray mo, hindi kami magkaanak. Pero nagkaanak kami ni Myra, Pastor Myra. At Kuya, 42 na siya noon. So, 42, in 12 years silang naghintay, hindi sila nag-give up, at nirigaluhan sila ng anak, at pati, actually, na dalawa, I think, another one, nung after 3 years yata, or 2 years, ay muli sila binigyan ng anak. So, dalawa yung anak ni Brother Ray, Ezekiel Reyes, at tayo natutuwa. Si Reina, ilang years din naghintay. At yung akin pong pinag-secretary sa JIL Canada, nakita ko kaninang umaga nag-post. Sa December pala, ay mga anak, nirigaluhan sila ng Lord. 2012, nung ako'y napunta ng Canada, at nagpa-pray sila at the time. Bumalik ako after 2013, ayun.
Nagpa-pray uli. And then kanina nag-post na sa December 2023 ay now showing na yung baby nila. So we are thankful that God is a God of new things, the God of surprises. At tayo'y natutuwa sapagkat 2012, pinag-pray ko sila sa anniversary nila. I think 1 year or 2 years. So plus, so 12, kung 2010 yun sila kinasal, they have waited for 13 years. But they never gave up. At si brother, si sister GMS ay finally nirigaluhan ng Lord. So sa lahat ng mga naghihintay ng baby, I don't give up. Sa mga naghihintay ng boyfriend, don't give up. Love never gives up. Now, ilang famous na tao ang nag-cope kapag nag-pinose mo yun sa Google, yung famous Mother's Day quote, ang isa nalilitaw ay ito, a mother is always a mother. She never stops worrying about her children even when they are grown up and have children of their own. Na totoo ito na hindi tumitigil sa pag-aalala ang mga mami kahit yung kanilang anak ay adult na. Yung aking anak ay nagtatrabaho na, 30 years old. At pag hindi pa nakababalik ng 9 p.m. or bago mag 10, 7:30 ang uwi sa opisina, ay hindi makatulog. Kumakatulog na, napakababaw. Kasi hindi siya mapanatag pag hindi kumpleto yung pamilya. At kapag hindi nagte-text yung anak sa Baguio, worrying siya. Kaya totoo ito. She never stops worrying about her children. Mothers and daughters are closest when daughters become mother. Ito naman ay totoo din na kapag ang isang daughter ay naging mother na, nadama na yung pain, nadama na yung joy. Being close. Di lang mag-ina because both of them became a mother. And kanina, nakita ko naman yung God could not be everywhere. So therefore, He made mothers. So at ngayon, bago tayo magpatuloy, ay panorin po natin ang pagbati ng iba't ibang anak at ano ba ang paboritong luto ni nanay. Ano ba ang masasabi nila sa kanilang mamshi, mother, or inang, o nanay? Panoorin po natin ito. She's very supportive. Caring mother. Ever loving mother. She's strong. Always wish her forever. She's selfless, brave, and strong. Masarap magluto. Sobra silang maalalahanin. She'll always on the chapter. Pag open ako sa kanya, comfortable ng atmosphere. She's always taking care of him. Babae. She's very masikaso ko mas. Ha? Pakasarap magluto? She took care of me when I was sick. My best friend. She's my friend. Caring. Loving. Always telling me that I'm very handsome. Adobo! Adobo patayat balon-balon. Sinigang na hipon. Sinigang na baboy. Nilagang baboy. Nilagang baboy. Inawla. Sweet and sour tilapia. Mochi. Santol na ginulat. Pink. Laing. Caldereta with gata. Niluto. Daddy, huwag kang masaktan. Pero masarap yung chicken and fried rice. He's
ko siya at sabihin ko, I love you. Pagkasama niya po kami. Mapasyal kami sa kanya kasama kayo mga anak. Pag binadaraan ko si mami ng pasalubong. Pag kapupunta sa church, pag may pasalubong, pag sinilibre namin siya. We have a reunion and we have a time to spend time with my mom and we are together as a family. Pag masunuri na kanya mga anak. Sumahod na ako, syempre. Papatiin siya ng umaga at yayakapin siya sa umaga. Yung makikita niya siguro kung nag-circumstance. Kung makita yung mga anak niya na successful. Happy lang, simple lang ang life niya. Suwi. Pedro. And we are happy! She never gives up, whatever trials or circumstances that comes along in her family. She's hardworking. She's cool. At isin. She's strong woman. Stronger than me. Kapag puso sa pamilya niya, sa mga anak niya. So she's also my spiritual mom. He's my hero. She's a fighter. She's a fighter. Happy Mother's Day! 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 Yon. Okay, happy Mother's Day at saka yung Mommy at Heart. Kasi sino ba yung mga Mommy at Heart? Yung mga anak o single pero dahil may pusong bilang mother ay tumutulong sa pagpapaaral ng pamangkin. O kaya naman ay talagang agad na pag may nangyari sa pamangkin na una pa minsan ano sa kanyang daddy na mapunta santo sa ospital, so mom at heart o dili kaya ay maagang tinawag ng Lord yung kanyang kapatid kaya siya nag-aalaga. Kagaya ngayon ako nag-aalaga dito punta kay Lola. Ayan. So, salamat sa Panginoon. Sabi sa akin, Lolo, bakit kasi gaw? Anyway, sige, mag-melo na lang tayo. Okay, happy Mother's Day sa moms-to-be. Meron pa ba? Meron pa bang moms-to-be? Sino ba ang coming soon na maging mother? At saka yung mom at heart? At saka yung mga single mom? Dumadami na rin yung single mom at may mga lalaking natatakot sa responsibilidad, ina-abandon ang kanilang asawa. So, o kaya nakalulungkot man, may mga boyfriend na pagkatapos na malamang nabuntis yung kanyang girlfriend ay tumatakbo na, lumilisa na. But ako, saludo ako. Ako ay iba yung paghanga ko sa mga single mom. Kahit mahirap, dumaan sa kahihiyan, ay tinanggap ang responsibilidad at ang ilan, karamihan actually ay nag-i-enjoy. They made the right decision not to abort the child, not to abort the baby. At may mga kinasal na po ako na talagang yung mother lang ang naghatid. Ang dala niyang apelyido ng nanay niya. Accepted na sa ngayon yan. At kaya hindi natin maging maingat tayo dapat sa pagkausap ng mga single mom sapagkat iba ang sakit na kanilang pinagdaanan. Dapat ay ma-encourage sila. Isa sa mga muntik ng ma-abandon ay yung ating pag-uusapan ngayon, si Mary. Sapagkat nitong malaman, unang binisita ng angel ay si Mary, the mother of Jesus. At nung ibinalita niya, kay Joseph
ay nagplano si Joseph na siya ay i-divorce at iwanan. Mabuti na lang nagkaroon ng divine intervention na tuluyang kasal at naniwala si Joseph sa sinasabi ni Mary na what is in her womb is from the Holy Spirit. So mahirap yun sapagkat wala pa namang nagkakaroon ng virgin birth at that time. Anyway, dito pong pandemic ay maraming mga na-discover na iba pang mga giftings and talents ang mga mothers. Dati, kapag mag-aasawa, ang mga qualification, marunong magluto. Kapag marunong nang magluto, kapag maganda, kapag matyaga sa bata, o dili kaya malinis, nakapag-aral, ay pwede na mag-asawa yan. Pero at this time, sa ngayon, medyo kailangan marunong magluto, pero mahalaga din, masarap magtimpla ng kape. nadagdag yun, nauso kasi kape. Ano? At kung may trabaho, ay bonus. Kung may, pero kung maglilinis, abay, nag-level up, gusto pa, may earphone, naka-Spotify, o kung man. So, and then, may mga mothers na vlogger. Marunong magkwento, o kaya, minsan, mga kaklase ko, senior citizen na, natutong mag-TikTok, mga TikToker, yan ba ang tamang tawag? Anyway, salamat. By the way, yung mga sumama po sa video, thank you for saying yes. At tayo natutuwa kay Brother Marvin Santos na ay appointed head ng Ministry Development Network. Siya ay head ng ating one sa Doha. At sa tagal niya sa ministry, ay pinatunayan niya ang kanyang leadership. So ang isang, ang unang project na aking naibigay, ayan, mag-interview ng mga anak, adult children and young children to para batiin ang mga mothers. Anyway, moving on, ay nitong pandemic, ako marami rin nahilig sa Korean telenovela. Kung tawagin na yung kanyang asawa ay opa, opa. Terms of endearment yun eh. At saka naging conscious sa kanyang skin sapagkat makikinis yung mahilig sa cleanser o kung ano man, whitening ang mga Korean, sumunod sa 10-step skin care. At instead na atsara ang timplahin na, natutong mag-kimchi at natutong tuwing lalabas kakain at natutunan tumakain sa samyupsal o dili kaya ay siya na mismo ang nagtitimpla. Kaya to all the mothers enjoying life and nagpapatuloy in learning new things. Happy Mother's Day. At balik tayo kay Mary. Bakit po si Mary ang aking napili? Eh, kasi ho, malapit si Mary kay Jesus eh. Siyempre, ang tawag sa kanya, the mother of Jesus. Matthew chapter 1, verse 16. And Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, and Mary, the mother of Jesus. Doon naman sa New Living Translation, ay Mary gave birth to Jesus. Hindi basta tinawag na mother kung hindi yung Mary gave birth to Jesus. Ang binigin ay yung pagluluwal, yung panganganak ni Mary. Kaya tama lang nabanggitin doon sa John chapter 2 verse 1, doon sa first miracle that Jesus did sa public ministry, ang tawag ay Jesus Mother. On the third day, a wedding at Cana took place in Cana of Galilee. Jesus Mother was there. Doon sa cross, ay naandun din.
Near the cross of Jesus stood his mother. His mother's sister, ibig sabihin, jahil ni Jesus. And si ano kaya ito? Elizabeth o kung sino man. Mary, the Mary of Clopas and Mary Magdalene. At doon sa Acts chapter 1 verse 14, they all joined together. The apostles, the brothers of Jesus were also there. And the women, so kasama sina Mary Magdalene siguro, uli dyan, the wife of Cleopas, kasama. And along with the women, Mary, the mother of Jesus. Again, binanggit, yung Mary, the mother of Jesus. Consistent ang Bible that Mary was never called Mary, the mother of God. Kaya ho, kung tayo'y nananalangin pa ng ganong panalangin, we are violating the scriptures. We are not following the example of the Bible that Mary was called the mother of Jesus, but never as the mother of God. God has no beginning. God has no end. So God has no mother. Wala rin siyang father because God himself is patriarchal. Kaya ang tawag sa kanya, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of Israel. So the God sa Trinity ay God the Father. Pero wala sa Trinity yung God the Mother. Instead, ay God the Son and God the Holy Spirit. Kaya nga, as a single lady, si Mary, ay bakit siya napili? Kasi submissive siya. Nagpasakop siya ng kanyang kalooban. Nung sinabing siya ay highly favored and the Holy Spirit will come upon her, ang kanyang sagot, I am the Lord's servant. He was submissive. At ganun din naman, naging obedient. May everything you have said about me come true. Kaya yung angel umalis sapagkat narinig niya ang gustong marinig, sumunod at nagpasakop si Mary doon sa message ng angel at tinawag siyang I am the Lord's servant. Ang Lord, familiar siya sa voice of the Lord. Familiar siya sa messenger of the Lord, yung angel. And yung mga unang sinabi ay pagpapakita na familiar din siya sa Word of God. The prophecies about Jesus. A virgin shall give birth to a son. You shall call his name Emmanuel. Isaiah chapter 7 verse 11. His name shall be called Wonderful. Counselor, Almighty God. Isaiah chapter 9 verse 6. So, alam niya yung Word of God na ang sabi niya ay kung siya ay sa pamagitan niya matutupad yung prophecy so many years ago sa Old Testament ay kanyang ipinasakop ang kanyang kalooban. Mabigat po yung pangyayari na yun sapagkat nakakahiya po yun. Betrothed to be married. Although considered husband and wife na sila, ni Mary, by tradition, ay sila'y married, kaya sila'y mag-divorce sana. Buti, nagkaroon ng divine intervention, nagbago isip ni Joseph, at natuloy yung kasal. So, Jesus is a legitimate son. Legitimate son. At hindi tumakbo si Joseph. Kaya nga, both of them together, they submitted their will. They were obedient. They both know the Lord. Kaya they both know and familiar with the Word of God. Kaya sa mga mag-asawa, mahalaga yung parehong may pananampalataya sa Panginoon. Sa mga magpapakasal, ay ang piliin mo, kapwa mo, mananampalataya. Yung imarites ko nga.
Yung isang yung ikakasal ko sa Sabado. Niligaw sa kanya. Tatlo ang aking kondisyon. Sinabi na niya. Ang sabi nung niligawan, sabi niya, una, igalang mo ang aking pananampalataya sa Panginoon. So yung aking pagiging born again Christian, kasi Catholic yung lalaki, kausinan niya, ay igalang mo yun. Ikalawa, ay yung aking mga hawak na gawain. Head siya ng Young Adult Network dito, CYN yan. Kung merong nagyayayang mag-date, just in case, may gawain, I cannot give up my life group, my Bible study. At ikatlo, sabi niya, kaya ako naalala, ang ikatlo, I want to preserve my purity. If you will insist on having sex before marriage, goodbye. And pumayag yung lalaki. Kaya yung lalaki dumalo sa gawain sa Kalookan at naging nagtagal din ng kanilang relationship. At yun, finally, ikakasal na. E nakakatuwa ho sa pagkang isa sa pamantayan niya ay siya virgin. Kaya nakakatuwa bilang isang single, Mary was a virgin before getting married. And beautiful, basic. Kung pipili ka ng girlfriend, beautiful. And hopeful siya na magiging matatag ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. And then, ang isa pang maganda, na si Mary, matapos na sabihin, I am the Lord's servant, ay pagdating sa verse 46 and verse 47 ng Luke chapter 1, umawit siya, napakanta siya. My soul magnifies the Lord. Inabot niyo ba yung kanta na ito? My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior, my soul magnifies the Lord. Siguro mga 1980s siya. Yung mga batang Aurelio, kagaya ni Sister Noreen, ay maaalala po yun. Anyway, so makikita natin, rin nagre-rejoice siya nung sinabi niyang, I am the Lord's servant. Walang regrets yun. At kinilala niya ang Lord at si Mary, kaya hindi siya Mother of God. She confessed, my spirit rejoices in God, my Savior. She herself needed a Savior. Si Mary mismo. Kailangan niya ng tagapagligtas. Hallelujah! Kaya nga, naging qualified siya to become a recipient of the favor of the Lord. Okay, moving on. Ngayon, paano nga ba? Ano ba talaga yung basic na dapat ay nakikita sa mga mothers? Mga katangian, ang una, ang isa, bawat mother dapat prayerful. Prayerful. Marami kayo mga pagsubok na pinag-aaralan mga mothers. Kilala ko yan. Yes, of course, si Sister Menchie. Hirap siya nang sa kanyang tatlong sa kanyang pagbubuntis, kung walang prayer ay hindi magiging gwapo yung aking mga anak. Kailangan dito naman sa picture sa likod. O kaya naman, it will be hard to sustain yung pagpapaaral po ng mga bata at pag nagbibiyahe, etc. Maraming mga worries, but prayers relieves us from stress. And of course, nung si Mary ay sinabing, I am the Lord's servant, abay, agad na pumunta kay Elizabeth, yung kanyang tiyahin, at doon siya nagpaturo.
doon sa nagpa-counsel. So we can see upon Mary that she was teachable. Marunong siyang magpaturo ng paraan ng motherhood. Posible na yung iba pang mga tuhel, malamang yan, nagpa-pretty sa karaya, o dili kaya ay mismo kay sa tatay, sa kanyang biyanan, nagpaturo, mahalaga po ang pagiging teachable. Kaya yung pagluluto, iba-ibang adobo pa yung narinig natin kanina, no? Talagang kapag pala choir director, ibang tono, Brother Jess, ano? Adobo! At anyway, kaya yung mga nanay, we are obligated to pass on yung tamang pagluluto. Kasi hindi naman manatili ang mga mothers. Kapag nagkaedad na, hindi na kayong magluto, kailangan na ipamana na yun. At kaya nga, mahalaga ang mga mothers na teachable para ma-discover mo ang iba mo pang talents. Baka hindi ka lang basta sa pang-opisina. Pwede ka sa business. Pwede kang magkulot. Magkulay, mag-ayos ng kuko, whatever. Eh, kanina nga ay nilalagyan ako ng tuwalya dito ng apo ko sa babae. Sabi ko, what will you do? Sabi niya, gupit, lolo, gupit. Gugupitan daw niya ako. Ayaw mo, kalbo. Eh, mahirap maging kalbo, magiging homeless ang mga ito. Anyway, moving on. As a wife, kanina as a single, virgin siya. Beautiful, hopeful, pero as a submissive siya kay Joseph, sapagkat nung merong threat sa mga bata 2 years old and below na iniahagi sa Nile River, ay sabi ni Joseph, punta tayo sa Egypt. The child and his mother, let us escape to Egypt. At natupad din ng prophecy that the Son of God, the Savior, will come from Egypt. Parang yung nangyari sa Exodus, sina Moses galing Egypt. And then, nung wala na yung threat, sa verse 20, pinapabalik naman sila sa Israel na. Get up, take the child and his mother, go to the land of Israel. Eh, mahirap po yun na talagang magbabalot kung papalong napakahirap na tayo ay nagbabalot, lalo na pagpauwi. Ang dami kasi naghihintay ng pasalubong. Mahirap umuwi. Pero mothers, we are thankful for all the mothers. Ano pa ang mga katangian ng mothers? Say Mother's Day eh. Prayerful, teachable, kailangan may tapang. Kanina, mga common na binanggit ay courageous. Hero. Bakit naging hero? Kasi kaya nilang magtiis. Long suffering. Nung bata pa kami, kan sa amin yung pisngi ng mangga. Ang nanay nagtitiis dun sa buto. Ako unti yung nakukuhan. Minsan wala pa. Ayaw niya. Ayaw niya. Mas gusto niya kami hati-hati sa pagkain, hati-hati sa pandisal. At and then, kaya nga yung pagtitiis ng mga mother. Kaya hindi ka taka-taka-taka na tawaging hero ang mga mothers because of their courage, because of their willingness and display of being long-suffering. Sa maraming pagsubo, ang mga mothers nagtitiis, hindi nag-iiskandalo. Kaya yung mga nagpupunta agad kay Tulpo, hindi okay yun eh. Eh bakit mo ipapublicize pa yung mga problema sa bahay? At i-resolve. Anyway, that is my personal view, by the way. Anyway, yung ibang mga tao kasi bayulente, yung iba mapaghigati. Pero majority of the mothers, they are willing just na magtiis, magpakita ng patience. Anyway, moving on.
Ang ibang mga mothers ay resourceful. Ako'y hanga sa mga nanay na nakakakuha ng costume pag United Nations Week o dili kaya ay ano bang tawag dito, yung linggo ng wika, ay biglang nakakakuha ng barong, nakakakuha ng barog saya, at nakakakuha ng costume para sumayaw, para kumanta, o dili kaya, nakita ko minsan, nanalo, ano, si Jessica yung JS Prom. Sa kaya galing yung gown na yon, na very colorful and elegant. Because of the resourcefulness of the mother, si Emmy. By the way, congratulations. Anyway, ang mga mothers ay iba yung sipag nila. Mas iba yung sipag nila, no? And then to details, minsan ako'y naiwan dito sa bahay, ay napakahirap nung maghuhugas ng pinggan, magtitiklo, mag-aayos ng kama, mag-aayos ng labahin, magpa-plancha, magwawalis, mas gusto kong mag-repair ng tubo, mag-ayos ng sasakyan. Pero yung maglalaba, magpa-plancha, magtitiklo, at kukunin yung mga medyas, etc., those are display of hard work. Kaya wag na wag pong sasabihin ng mga nanay, housewife lang ako. Abay, mahirap maging housewife. Ang hirap. Mahirap pong maging housewife na susunduin yung anak, gagawa ng assignment ng anak, tutulungan, mag-tutor, etc. Kaya pwede bang palakpakan natin yung mga mothers? Naku, sino ba yung mga mothers dyan sa bilang ngayon? Congratulations! Natupad nyo ang Proverbs 31 verse 7, verse 17. She is energetic and strong sa lahat ng mothers. Take your medicine. Take enough sleep sapagkat kailangan energetic and strong. At kayo ay very resourceful and creative. And sabi ron, no? Her hands are busy spinning thread. Her fingers twisting fiber. Yung nag-gagatsilyo, kung ano man. Nakakatuwa yung mga ganung mga mothers. Ano pa mga katangian? Kailangan ang mga mothers katiwa-tiwala. Trustworthy. Ibig sabihin, nagniyayakap ang katotohanan at para pagtiwalaan, truthful. Kaya mahirap yung mothers na sinungaling, tuturuan yung anak, sabihin mo, doon sa Meralco, wala ako. Abay, nagtuturo ka ng kasinungalingan noon. Dapat ay huwag tayong magturo ng kasinungalingan. Of course, ang mga mothers dapat masayahin. Masayahin. Huwag ho kayong masyadong seryoso. Pag may holiday, huwag holiday. At ayaw mag-holiday ng ibang mothers. Kasi sila rin naman yung mag-aayos ng diaper, mag-aayos ng gatas, etc. Mahirap pa. Pero at least pag nakita mo nag-i-enjoy yung mga anak, enjoy ka na rin. Choose to rejoice. Anyway, salamat mga mothers sapagkat kayo'y mga picture of generosity. Kayo ay mga generous na mothers. Ang sabi doon sa Psalm 113 verse 9, He grants the barren woman a home like a joyful mother of children. Praise the Lord! Naputin yung praise the Lord. Anyway, be joyful mothers at matutupad pa rin ang iyong mga pangarap sa iyong mga anak. Sa Acts chapter 2 verse 4, Mary was there together with the apostles, together with some disciples, and because they were together praying unto God, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Ano ang qualification to be a successful mother? Be empowered
by the Holy Spirit. At sabi ng Acts chapter 1, verse 19, the mother of Jesus joined together constantly in prayer. Kaya dahil siya'y prayerful, ang Holy Spirit bumaba, na-empower si Mary. Kaya nga, ito pong sinabi sa Ephesians chapter 5, verse 18, be not drunk with wine, wherein in excess, but be filled with the Holy Spirit. Kung mapupuspos tayo, ay mapuspos tayo ng Banal na Espiritu. Wag malulong sa alak. May mga mothers na lakas uminom. Abay, meron ng ganon. Mga mothers, ang lalakas uminom, gin pa. Talagang butas, baga ba ang tawag? Kung tayo man ay Diyos ng parang alak na nakasisira sa katawan. Pwede naman juice eh. Pwede naman ng cucumber juice, watermelon shake, o kung ano man. O uso ngayon. Halo-halo! Anyway, ito ang magandang prayer po na ginawa ni David at sa lahat ng mothers, sa lahat ng dumadalo ngayon, online, at maging dyan live, face-to-face, ang prayer ni David sa Psalm 51, verse 10, create in me a clean heart, renew a loyal, renew a right spirit within me, right spirit within me. Do not banish me from your fair presence. Take me not away from thy presence, O Lord. Take not thine Holy Spirit from me. Don't take the Holy Spirit from me. At ang prayer pa ni David, dapat prayer din ng bawat mother, bawat single, bawat isa sa atin, Lord, restore the joy of my salvation. Kung nami-miss na natin ang ating quiet time, kaya tayo nanghihina, kaya tayo madaling mapagod, ay dahil nami-miss natin yung priority natin, our time with the Lord. Kaya ang sabi ni David, like all the mothers, let us pray this. Restore to me the joy of your salvation. Make me willing to obey you. Make me willing to obey you. And ang aking confession naman, lahat ng mothers, sa lahat ng single mom, sa lahat ng nanay, mamshi, mother, my grace is sufficient for you. Sapat ang biyaya ng Diyos para sa bawat isa. At sa mga husbands, tayong mga anak, lalo na tayong mga may nanay pa, ay yung pagbibigay ng makinding pasalubong sa nanay, ay wag na wag nating kakalimutan. Pagbibigay ng time sa kanila, lalo ngayon, pwede nang tumawag. Messenger man o kung ano man, Zoom, para lang makita mo ng personal ang nanay mo, gawin mo. And isa sa prayer na nilagay ng Lord sa akin, Lord, give me the grace to continue. Give me the grace to continue. Maraming mga pagsubok na pinagdadaanan ng mga mothers. Maraming pinagpagsubok na pinagdadaanan ng mga single mom. Maraming pagsubok ang pinagdadaanan ng bawat OFW. Hindi lang mga mothers. Lahat. Kaya ang ating prayer, Lord, give me the grace to continue. Makapagpatuloy ako ng pananampalataya sa iyo, ng pagsamba sa iyo, ng paglilingkod sa iyo. Give me your sufficient grace. Help me experience your grace. Naalala ko sa Jeremiah chapter 31, they found grace in the wilderness. They found grace in the wilderness. Nakakatuwa. Finding grace in the wilderness is finding the presence of God, finding the power of God in the midst of trials and temptation. Amen? Tayo po ngayong araw na ito, sama-sama po nating ipag-pray. Ang lahat ng mga mothers, may I request all the mothers to go forward sa ating altar. At we will pray for all the mothers. At lahat po ng nanay na naandyan,
lahat ng nanay online, magtaas ng kamay at tayo po ay sama-samang manalangin. Let's pray together. Father God, ikaw po ang nakakakilala sa lahat ng mother, sa lahat ng nanay na dumalo doon sa state of Qatar sa Doha at kasama ko online. Father God, ang bawat ina ng tahanan ay patuloy mo pong patatagin at palakasin. Sinabi ng doktor na may bukol, may cyst, may mass, may polyps, anuman, Father God, lahat ng ito ay kaya mong may cancer, lahat ng ito ay kaya mong pagalingin, pawiin, anumang pain. So Father God, in the name of Jesus, ang bawat mothers ay ipuwi mo mula sa ulo hanggang talampakan at mula ngayong araw na ito, kakaibang energy, kakaibang strength ang kanilang maranasan. Lord, teach them to be really be prayerful and hopeful sapagkat marami ka pang gustong irigano sa kanila. Kaming mga anak ay gamitin mo upang pagpalain ang bawat ina ng tahanan. And Father God, sa mga bawat ina ng tahanan nangungulila sa kanyang asawa sa Pilipinas, o dili kaya'y inamong problema sa kanyang asawa. Father God, hipuin mo ang bawat husband. Turuan mong mga husband na maging loving, maging faithful, at ang mga husband maranasan ng fear of the Lord. And because of the fear of the Lord, siya'y magiging faithful at magiging maingat sa kanyang pananalita. Tulungan mo kaming mga fathers, mga husband, na maging maingat sa aming pananalita upang patuloy na mag-enjoy sa aming presensya ang wife, sa enjoy sa aming mga tahanan. Let your grace be upon us all. Kalahat kaming mga anak, Lord, pagpalain mo so we can bless our mothers. May bless mo po aming mga mothers. A special prayer for all single mom. Lord, continue to bless the works of their hands at patuloy na maging blessing po ang bawat isa. Yung pong mga mother at heart, salamat sapagkat may mga umako ng responsibilidad na papag-aralin o tulungan ng pamilya. Lord, hayaan mo pong magawa nila ito with joy at patuloy na magkaroon ng reconciliation ng mag-asawang nag-aaway, magbiyana na nag-aaway o dili kaya magkapatid. And sa ganon, mag-enjoy ang buong pamilya. Let there be joy in the house of the Lord. Let there be joy in their house, in their homes, in Qatar, even in the Philippines. Extend your healing, extend your hand upon each one as we thank you and we bless you. We bless you, Lord. Bless our country, the Philippines. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Mother's Day. Continue to stay. At aabutan ho kayo ng bulaklak. Ayan na. Ayan na sino nga may nag-aabot. Happy Mother's Day po sa pangalan ni na Pastor Edgar at ni na Pastor Luz at ng iba, of course, ni Brother Eddie. Happy Mother's Day po. And, teka, si Ruth ba yung nakikita ko? Ikaw ba, Ruth, na yun na? Coming soon na, maybe? Or by faith? Sino nga, nandiyan ba yan? Okay. God bless you. Happy Mother's Day po. Okay, picture, okay. Kaya pala hindi nag-aalisan. May picture pa. Okay, isang heart naman dyan, heart. Okay. Oh, kaway-kaway. Kaway-kaway, oh, ayan. Okay, happy Mother's Day. God bless you. Oh, ayan, may picture pa, sama-sama. Bilis niya. Sino yan? Nandiyan na ba siya? Si Arian ba yan? Nakukuha ng picture? Sumigla na naman. Sino yung kumuha? God bless you more and more. At samahan natin ng music team. Pagbigay tayo ng kagalakan sa Lord.
Amen. Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay. Shall we all rise po? Amen. Happy Mother's Day. At awitin po natin ang victory song ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Bye.
Magandang hapon po sa ating lahat at Happy Mother's Day sa ating mga mommies. Praise the Lord, ang hirap mag-change ng testimony. Pero ibinalik ako ni Lord sa original testimony ko. Okay, amen. Dahil ito ay medyo nakakaiyak na testimony. Samahan niyo po akong basahin sa 2 Kings 4 verse 2 and 3. I-shortcut ko lang ko kasi gusto ko lang po mag-focus sa 2-3 at doon sa last verse niya. Kung paano si Elisha ay tinulungan niya ang isang widow. What shall I do for you? He asked. Tell me, what do you have at home? Nothing at all except a small jar of olive oil, she answered. Go to your neighbors and borrow as many empty jars as you can. Sabi niya dito, may tanong si Elisha, tell me what you have at home. Ipapasok ko dito yung testimony ko. Nothing. Wala ako kahit 5 duling that time. Sabi ko kay Lord, I ask, Lord, I pray, Lord, bigyan mo po ako kung saan at paano ako magkakaroon ng source of income. Kasi wala nga akong kahit real or dirham that time. I have only is ability, abilidad or talent. Yun ang mayroon ako that time. And then, sabi niya rito, go to your neighbors and borrow. Gagamitin ko ulit sa muling pagkakataon ang pangalan mo. Ate Denden, lumapit ako sa kanya nung time na yon, humiram ako ng 150 riyal. Sabi ko, maglilinis ako ng bahay mo, Ate Den, which is 1-year-old si Gabriel ko. Sabi niya, hindi na, sa'yo na yan. Pero ang sabi ko sa kanya, hiram. Yun ang ginawa ko, nag-start ako, pinuhunan ko. Sabi ko, paano ko mapapalago yung 150 na yan? I start in 1 minu, that is palitao. Binenta ko, pumunta ako sa center point, daladala ko ang bayong, trolley ng anak ko, binibenta ko sa mga sales lady. Yung 150 naging 300 to 500 a week. At nag-start ako sa 1 minu na delicacies, ngayon po ay nasa 30 to 50 delicacies na po ang niluluto ko. Pangalawa po, medyo nanginginit yung ano ko, kamay ko. So, pinasok ko ang cake, pastry and cake. Nag-start ako sa isang basic, sa isang equipment. One spatula, one baking pan, one small oven, one small mixer. Nag-start ako sa isa. And then, I start a basic cupcake. Sabi ko, that is a first birthday ng aking pangalawa. Now, yung isang equipment na tag-iisa na yon, I have 2 oven, 3 mixer, mats of spatula, 3 stand trays ng mga equipment ko na ginagamit ko, and I bake 100 plus design of cake and cupcakes. Salamat sa Panginoon. And then, ano yung time na yon? Isang jar, nag-start si Elisha is ability and abilidad lang. Alam ko, hindi ho lahat ng mami ay nandito. May work. Kagaya ko that time is wala ring work. Sabi ko, gamitin ho natin kung ano yung abilidad na nag-iisa na mayroon tayo sa buhay natin. Hindi lang po sa material dahil po mayroon po tayong Panginoon na siyang nagpapadaloy ng oil, ng nagdadaloy sa atin ng mga pagpapala. At sabi niya rito, sell the olive oil and pay all your debts. Nabayaran ko po ang aking mga utang at debts, and there will be enough money left over you and your sons to live on. Sons, dalawa yung anak niya. I have Gabriel and Ezekiel. Ito pong patunay
ng jars ko sa buhay. Starts ang business ko ay Gem Events and Delicacies. I got the name of my son, Gabriela ni Ezekiel Montañez. Ayun po yung meaning ng Gem Events and Delicacies. 2017, I put the jar here. Until now, 2017 until now, pinadadali ni Lord. At ang income ay nasa 6-digit na monthly. At ang second jar ko ay ang personal envelope ko. At yun po ay pinapasahuran ko rin ang sarili ko. I work in my own. At yung matitira ay blessings, no? Nabibutan ko pa monthly kung may sumusobra sa mga pamilya ko. And sa mga nanay, sa mga wedo na minsan eh huminto ang mundo dahil sa pandemic. Pero no, as a testimony, yung ng pandemic, huminto naman ang mundo ko. Baliktad. And then, last week, gusto ko lang po idugtong ito dahil ano, habang kinukuha ko yung tithes and envelope ko, sabi ng isang leader, sabi niya, sis, bakit ka nagda-tithes? Pagod ako, galing sa mainit na pagda-drive, na bigla ako sa tanong niya. Sabi ko, ang sagot ko sa kanya, kasi pinagpala ko ni Lord, kumita yung business ko, sumahod ako. Nagpalakpakan lahat ng nakarinig. Pag-uwi ko ng bahay, nakalimutan mong i-remind sa o isagot yung pinaka-highlight kung bakit ka nagta-tights. Kasi po, itong blue envelope na to, ang aking covenant kay Lord. Covenant ko sa kanya yan, sa pagpapala, at sa mga descendant ko, anak ko, pamilya ko, at dinala niya ako rito, covenant ko yan, dahil yan ang pangako niya na ako'y pagpapalain sa lugar na ito. Amen po. Ngayon po, hawakan po natin ang ating jars, ang ating covenant envelope, at ating matapay po ay magpipray. Panginoong Jesus, maraming salamat po Panginoon sa buhay po ng bawat nanay, sa buhay po Panginoon ng bawat naririto na magbabalik ng kanilang mga ikapo, ng kanilang mga jars, Panginoon, sa kanilang buhay. Lord, salamat sa pagpapala po na kanilang nakamtan, Panginoon, kahit na hindi man financial, Panginoon, ay ang pagpapalang physical, pagpapalang kagalingan, Panginoon, sa mga sakit at karamdaman at kaligtasan ng bawat isa sa mga pamilya. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay po, Panginoon, ng bawat isa naririto. At salamat din po sa mga buhay ng mga nanay na may abilidad upang pa, Panginoon, okay, magpatuloy sa gawain mo at may abilidad po, Panginoon, na gamitin mo ang abilidad na yon sa iyong ministeryo para din ay maging pagpapala din sila sa kanilang mga descendant. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito dahil ginamit mo, Lord, ang buhay ko at maging channel of blessings din po sa mga ibang naririto, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at gamitin mo, Panginoon, ang mga malilikom na pera, Panginoon, sa iyong gawain. And bless, Panginoon, O God, ang mga magbabalik ay pagpalain mo. And Lord, ang mga perang malilikom, Panginoon, sa oras pong ito, ay inyo pong pagkabalutan ng iyong makapangyarihang dugo sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen. Good afternoon, we are CYN Qatar! We will not offer burnt offerings to the Lord that cost us nothing. Oh,
puwedya. Huwag matatameme, huwag maihiya. Lahat ay itaya para sa karangal ng pangalan, kaharian ng katarantasan. I'm stepping forward, choosing God above all I am. Unconventional, unstoppable soul I am. I'm gonna be bright, with my heart on earth. Pupulakpak. Palakpakan po natin ang mga CYN. Good afternoon. You want more? Okay. Next Friday na lang. Sige po. Let's us welcome po sa ating mga first-timer. Si Bro Marlo. We invite you. Kaway-kaway naman po konti lang. Bro, tayo po tayo, bro. Ayan po. And si Bro Herbert. Welcome po to Jesus is Lord Church Doha Qatar. And also we have our guest Bro Rosalino. Hi Kuya, welcome po. And to all first timers, we have our usher here na mag assist po sa inyo dun sa taas na kwentong konting kwentuhan lang po. Sige po ushers. Sabi ko nga ako nga eh. Sige po. And for today's announcements po, let's us our watch the video para po sa ating YN activities. Bawat mga scene sa movie ay maunawaan natin. So, mag-ingin din tayo. Hindi lang kapagod. Gracias.
naman natin kung kilala niya sa isa. Pero pag minsan na piece of us missionary tayo, yung minsan yung the other person, may solution siya sa ano yung sinunod. Hindi naman niya conviction eh. Are conviction to God be the glory po. Yun nga po, no? Meron po sila, nagkaroon po sila ng event, a short event lang po, nag-watch po sila ng movie. And then, do you believe po yung title? And we encourage everyone po ng may age po ng 23 to 29, kung gusto nyo pong mag-join sa ating YN, please approach Sis Ruth, Sis Eunice, and Sis Kat, and Bro Sherwin po. Okay po? And we have a total number of attendees today. We have our face-to-face. We have 114, and online we have 10, and we have guests 1, and first timer is 2, and total of 127. Perfect! And announcement din po sa ating mga idol classes later after service po. Meron po tayong schedule po for idol classes po. Okay, this is all for announcement po. Thank you po. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us give back the highest glory to the Lord. Pangyarihan sa lahat, lubos po kami pasasalamat sa hapong ito, God, that you have given us this opportunity to bless your name, Lord. Salamat, God, for the priceless and the
precious lives of every mothers, Lord, as we celebrated the Mother's Day today. Salamat, Lord, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Kalakip ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal na nanggagaling sa'yo, ang pinagkaloob nila para sa amin, God. Salamat for their lives, God, in Jesus' name. And even, Lord, salamat, God, sa iyong mga salita that we have heard, learned, and we'll be able to apply in our lives, Lord. Salamat din, God, sa precious lives ng aming mahal na Pastor Dino Tobias, God, for using him as your vessel, as your instrument for this afternoon, God. Salamat, Lord, that you would bless him indeed, Lord, his family, his life, Father, even the ministries that you have entrusted upon his life, Panginoon. Salamat, God. We envelop him with your blood, Lord, at you would continue to enlarge his territories, Lord, and we just claim also, God, that it will be a yes and a amen, Lord. Every prayers and petitions niya, God, sa kanyang buhay, Panginoon. Thank you, Lord, for his life, God. At maging sa mga anak mo na dinako mo sa lugar na ito, Panginoon, na inunang iyong kapangyarihan, ang iyong salita, Panginoon. Salamat, God, na hindi ma nawala ng saysayin, Lord, ang aming pagpunta sa lugar na ito, God. But, God, lilisan kami na naroon ang katagumpayan, ang karunungan, ang iyong mga salita sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, God, for this victory that you have given us this afternoon. And we declare, Lord, the love of the Father, the blessing of the Son, the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us now and forever. At ang matagumpay at pinagpalang mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! 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 Hallelujah! Minsan pa tayong umawit sa Panginoon. Amen! Kamayan po natin ang bawat isa. Hallelujah!